Sagittarius, hello. Welcome to Queen of Pentacles Tarot PH. At titingnan natin ang energies ng inyong love life, buhay, pag-ibig, love and relationships for January 2023. Ito po ay general reading lang, so maaari kayong makarelate dito. Maaring hindi, just take what resonates. Panoorin niyo rin yung Sun, Moon, Rising and Venus signs ninyo para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon, link on the description. Okay, let's see Sagittarius. Ano ang love life energies nyo? Look to your inner strength. You are stronger than you realize. Ayan, so mahanap nyo yung lakas na kailangan ninyo ngayong January. So yung iba sa inyo, maaring meron talaga kayong medyo mabigat na pinagdadaanan or pagdadaanan pagdating sa relationship, sa connections ninyo. This can be friendship, romantic, pwedeng sa family, no? Pero, kahit ganon, you are strong. You are stronger, okay? Huwag niyong kakalimutan yan na kayo ay malakas. Kayang-kaya niyong malagpasan kung ano man tong pagsubok na pagdadaanan niyo sa relationship. Ancient wisdom, see? Meron kayong sapat na kaalaman. Mas wiser kayo ngayong January in handling your relationships. Uy, may forgiveness, oh. I feel like, yung iba sa inyo, Sag, meron kayong patatawarin na tao sa buhay nyo na, di ba sabi nila, it takes a lot of courage to forgive someone na kailangan malakas yung loob mo talaga na patawarin yung isang tao na nagkamali sa'yo. So, I feel like yung iba sa inyo nag-mature na, no? Nandun na kayo sa point na gusto nyo nang magkaroon ng tahimik na buhay or gumaan yung pakaramdam nyo. That's why you're forgiving other people. Or, pwede rin tong pinapatawad mo yung sarili mo dahil sinisisi mo yung sarili mo sa mga naging pagkakamali mo in the past. You are stronger than you realize. Balance. I feel like this is balance of your emotions. Kumbaga, ano, mas pag nagde-decide ka, hindi ka na basta-basta nagde-desisyon ng ura-urada, no? Pinag-iisipan mo muna. You are weighing things. Oh, wow. Sagittarius, oh. Strength. So, ito na yung pinag-uusapan nating lakas. Napakalakas nyo. So, yung mga feeling dyan na nanghihina na kayo sa pinagdadaanan ninyo or parang yung iba na meron kayong mga naging pagsubok sa relationship, huwag kayong maglala. Kaya nyo yan. You got this. Okay? You got this. You have all the strength that you need. Let's see what else, Sag. Unfinished symphony. Baka meron kayong mga unfinished business na finally aayusin nyo na, haharapin nyo na. Ito yung mga iniiwasan nyo eh. Iniwasan yung pag-usapan, iniwasan yung kausapin, iniwasan yung i-deal with your life kasi parang hindi pa kayo handang harapin yon. Pero I feel like ngayon January, handa na kayo. A change in the wind. Nagbabago na yung pananaw nyo sa buhay. Kung dati, ano, paggalit kayo, talagang wala nang pansinan forever. But for some of you, ngayong January, may parang change of heart, ganyan. Or dahil nga mas nagmamature na kayo, you don't want to waste your energy. No? Ayaw mo nang sayangin yung energy mo sa mga bagay na makakapagpa-stress lang sa'yo. No? So, one way of doing that is to forgive the people na may nagawa sa'yo. Kasi, alam mo, ang karma naman nandyan eh. It exists, you know? At walang makakatakas sa karma, sa totoo lang. You know, what goes around comes around. Let's see. Prince of Coins. You're starting to build
your career ngayon. Yung iba sa inyo kasi parang may meron kayong kalayaan na, no? Alam mo yung tipong galing ka sa isang pagsubok sa relationship and gusto mong malibang, and I feel na yung iba sa inyo pinofocus niyo yung energy niyo ngayon sa kabuhayan ninyo. So ibig sabihin sa pinagkakakitaan niyo. You also have the Five of Staves, Two of Arrows. Alam nyo, meron talagang, some of you, meron kayong person sa buhay nyo na in-stress pa rin talaga kayo. Mm-mm. Ito yung mga tao na ano, hindi nila kayang mag-move on. Parang ikaw, naka-move on ka na, sila hindi pa rin. Tapos gusto nila na idamay ka pa, no? Kaya nga sinasabi rito, you are stronger than you realize. So, maari kasing may mga conflict ka pang maranasan ngayon. Kasi ito yung tipong kailangan mo talagang harapin eh. No? Yung finally, masabi mo yung gusto mong sabihin sa tao na to na meron kang sama ng loob para gumaan yung pakiramdam mo. Kasi hanggat dinadala mo yan sa isip mo, sa puso mo, ikaw yung mas nasasaktan. Kasi at the end of the day, yung peace of mind mo, yan yung magdadala sa'yo sa success. Kung ikaw ay merong peace of mind. Kasi kung ikaw naman is magulo yung isip mo, hindi ka makakapag-focus, hindi ka makakapag-concentrate dun sa mga bagay na kailangan mong bigyan ng attention, like yung trabaho mo, yung career mo. So you need to make a decision. So yung iba sa inyo, meron kayong romantic connection na i-explore ninyo. Parang pwede itong nagsisimula pa lang. Mm-hmm. Karmic. Alam nyo, Sag, yung iba sa inyo, medyo magulo talaga yung sitwasyon. Kasi possible na meron kayong past, tapos yung present moment nyo na apektuhan ng past relationship ninyo. So, maaari kasing meron kayong new connection ngayon na binibuild. Pero yung past nyo, hindi nyo pa naayos kasi nga may unfinished business. So, nakaka-apekto siya sa present moment nyo. So, kaya nga kailangan, ayan yung harapin nyo. Oh my God, oh, see, new love. Mm-hmm. May new love. Can be your friend. So, maaring naka-develop ng ano, romantic feelings yung friend mo sa'yo or vice versa. But I feel like this new relationship that is, you know, starting, ay nagsimula siya sa pagiging magkaibigan. Yun nga lang, meron pa ritong ano eh, bakas ng nakalipas. So, kailangan i-work out nyo muna yung bakas ng nakalipas na yan because of this unfinished business. Maari kasing itong person na to, naghiwalay kayo ng taong yan, no? And then, wala talagang closure. Tapos biglang babalik, manggugulo. At kung kailan meron ka ng bagong connection, saka kanya guguluhin. And ikaw, malilito ka na tuloy kung ano na yung mararamdaman mo. Kasi possible, yung iba sa inyo, meron pa rin kayong feelings dun sa past. Diba? So, I suggest na kung kayo ay hindi pa ready na pumasok sa bagong relationship, wag muna, no? Ayusin niyo muna yung unfinished business. O, patience. Sabi rito, it is safe to wait. Oh my God. Kasi sabi ko lang, wag muna. Ayan, it is safe to wait daw, Sag. Wag niyo na lang madaliin. Kasi ang lalabas dyan, maaring, oo, gusto niyo tong bagong person na to. Pero, ang tanong is, naka-move on ka na ba dun sa past? Kasi hindi mo ma-enjoy yung bago mo kung meron pang habol sa'yo yung past na yon. Oh, embrace na the change. A resistance to change is a resistance to life itself. Open your heart and mind to new beginnings. Oh my gosh. So, ayun na nga. Harapin nyo na yung ano, yung unfinished business nyo para itong bago na nagsisimulang romantic connection,
eh, mag-bloom, mag-blossom. Itong past na to na nakakapagpa-stress lang sa inyo, eh wala na. Tanggalin nyo na yan. I-cut nyo na yung connections nyo dyan para hindi na kayo ma-stress pa. Okay? It's either you forgive this person, you let go of this connection, and move on to this new direction. Tong bago, tong new beginnings. Okay? So that is your reading, Sagittarius. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Sagittarius. See you again.